Good day, this is MC Squared Coaching Center and yung topic po natin ngayon is continuation ng fractions and sa ngayon po, nasa part 6 na po tayo ng topic natin na fraction. Okay, magandang araw. I'm Engineer Melvin John Habla Banzuelo, CIS. Okay, so before, natapos na natin na-discuss sa part 4 and 5 yung pag-add ng fractions. Ngayon naman po, tapos na tayo sa addition, let us now proceed to sa pag-subtract naman ng fractions. Okay, so in this problem number 1, evaluate 5 over 9 minus 2 over 9. Now, say the same rule sa addition kasi, pag equal yung denominators nila, as is mo yung denominator, and then ang i-add mo yung numerator na lang nila. Now, that method or rule is applicable also the same sa subtraction. Ganun pa rin. Now, sa subtraction, if parehas yung denominator nila, yung isa-subtract mo na lang is yung numerator. Now, in this problem, we have 5 over 9 minus 2 over 9. So, napansin natin na parehas yung denominator nila na 9. So, therefore, didiretso na lang natin subtract itong numerator nila. Okay? So, ayan na siya. 5 over 9 minus 2 over 9. Then, therefore, sabi ko nga, pag parehas yung denominator, huwag na lang galawin si denominator. And then, ang isa subtract na lang is yung numerator. That is 5 minus 2. So, that is 5 minus 2. So, 5 minus 2, that is 3 over 9. Now, take note of that, 3 over 9 is not the final answer. Kasi nga, itong 3 over 9, ang numerator at denominator ay pwede pang ma-divide into 3. So, therefore, so if divided by 3, that is 3 divided by 3, syempre kung nag-divide tayo sa numerator ng 3, divide din tayo ng 3 sa denominator. So, the result of that, 3 divided by 3, that is 1. 9 divided by 3, that is 3. So, therefore, yung correct answer po is letter, ayun, that is letter D. Now, kanina, ang sinold natin, kanina po, ang sinold natin is getting the difference of two fractions na may parehas na denominator. Now, in this problem, problem number 2 of our part 6, 2/3 minus 5 over 9. Now, in this case, kukunin natin yung difference na magkaiba yung denominator nila. Okay? Now, two methods ang gamitin natin. So, sa problem, in this problem, we will use the LCD. Ibig sabihin, kukunin natin yung LCD ng denominator para magparehas yung denominator nila. So, ganun naman talaga yung process, the same with the addition of fractions. So, yung given natin, we have 2/3 minus 5 over 9. So, hindi po siya natin madiretso na subtract kasi nga, hindi po parehas yung what? Hindi po parehas yung denominator nila. So, our goal now, para ma-subtract natin sila, is dapat magparehas yung denominator nila. So, paano natin siya gawin, class, is to get the LCD of what? The LCD of 3 and 9. Okay. So, getting the LCD of 3 and 9, we know that 3 is 1 times 3 and 9 is 3 times 3. So, therefore, yung LCD nito, baba ang 1, 1 times 3, isang 3 lang i-count natin dito kasi common naman sila, 1 times 3 times 3. So, ayan po, yung LCD niya is 1 times 3 times 3, that is 9. Okay, so the LCD is 9. So, yung final answer natin na fraction is yung denominator niya is 9. So, since meron tayong LCD na 9, dapat gawin nating 9 din yung denominator dito. So, ano yung pwede natin gawin sa 2/3 na para yung denominator niya maging 9? So, syempre, para maging 9 itong denominator na ito, magmultiply tayo sa baba ng 3. Okay? So, mo-multiply ka ng 3 because 3 times 3 is 9.
Since nag-multiply ka ng 3 sa baba, kailangan mag-multiply 3 ka din sa taas. Okay, so para ganun pa rin. Parang 2/3 pa rin yung result. Kasi itong 3 na to, 3 sa taas, 3 sa baba, pwede lang makancel. So therefore, ayan na siya. Ito na yung sinasabi ko. So, gawin natin, kailangan yung denominator maging equals to the LCD. Maghahanap tayo ng number kung ano yung pwedeng i-multiply sa denominator para mag-equal siya sa LCD. Since our LCD is 9, so therefore, ang pwede natin ma-multiply sa 3 para maging 9 is 3 rin. Since nag-multiply tayo ng 3 dito sa baba, kailangan mag-multiply ka din ng 3 sa taas. So, 2 times 3 is 6, then 3 times 3 is 9. So, ito ngayon siya, is ganito na yung forma. Okay? So, meron na tayong bagong forma. Okay? So, yan na po siya, yung form niya. So, we have 6 over 9 minus 5 over 9. Now, in this case, the same na po yung denominator. So, pag the same na yung denominator, pwede nang idiretsyong subtract yung numerator. So, 6 minus 5, that is 1. So, 1 over 9. And that is letter? Ayun, letter A. So, I hope klaro po yung pagkakasolve ko. Now, this process is the same lang po sa process na ginawa natin sa addition. Okay, parehas lang po yun siya. Now, sa problem number 3, makaka-encounter naman tayo na same problem, or not the same problem, pero we are subtracting two fractions na may iba-ibang denominator, but we will use the concept of cross-multiplication. Gaya pa rin sa ginawa ko doon sa addition of fractions. Okay, so that's all for problem number 2. So let us now proceed to problem number 3. Okay, so ito siya. Evaluate 2/3 minus 5 over 8. Okay, now ito pa rin. This is fractions with different denominators. Pwede natin gamitin yung LCD dito. Pwede rin yung cross multiplication. But sa purpose ng discussion, para ma-show ko, gagamitin natin dito yung cross multiplication. So sa given, we have 2/3 minus 5 over 8. Using cross multiplication, ito po yung ibig sabihin ng cross multiplication, that is 8 times 2, or 2 times 8, and then this is 3 times 5. Okay? And then sa baba din, i-multiply din natin yan, that is 3 times 8. So, ganun lang po yung ibig sabihin ng cross multiplication. So, therefore, we have itong cross multiplication na to, that is 2 times 8, ayan, minus pa rin kasi minus ang nakalagay dito, 3 times 5 or 5 times 3. And then sa baba, 3 times 8. Now, 2 times 8, that is 16, minus 5 times 3, that is 15, over 3 times 8, that is 24. Okay, so again, 2 times 8, that is 16, 5 times 3, that is 15, then 3 times 8, that is 24. Okay, so now, we now have 16 minus 15, that is 1, over 24. Okay, so yun po. Okay, ganun lang po siya, class. Ito yung process na tinatawag nating cross multiplication. Okay, that is the cross multiplication. So kanina, yung sa problem number 2, yung process na ginamit natin is the getting the LCD. So dito naman, that is we cross multiply. Okay, we cross multiply. Now, para sa iba, mas madali ang cross multiplication. Sa iba naman, mas mahirap. So, pero, again class, depende po yan kung saan po kayo, nagagaan na solution. Yun po yung sundin natin. Yung solution na feeling natin, madali nating makuha yung sagot. So, the correct answer here is letter B, that is 1 over 24. Okay, so that's all for fraction part 6. And again, I hope klaro po yung pagkakadiscuss ko ng solution on how to subtract fractions. But before I end, again, bago kung may tanong po kayo, you can message me naman sa Messenger or hanapin niyo ako sa Facebook or screenshot niyo yung specific question ninyo. And I'll do my best na masagutan po talaga yung
yung questions niyo related sa topic na dinidiscuss ko po. Okay? So again, do not forget to click subscribe. Bakit po natin mag-subscribe? Para every time mag-a-add ako ng bagong video, notify kayo ni YouTube na may new videos uploaded. Okay? And then, please also do not forget to share to others. Para naman na makatulong rin tayo sa nahihirapan sa math. Okay? Actually, if ever may request kayo na problems or topic na gusto nyo ipa-discuss, again, PM nyo lang ako para, I'll do my best na para magawa ng lecture or video yung request ninyo. Okay? So, for more detailed online coaching, again, pwede nyo akong tanungin regarding dyan. And pag online naman ako, sasagot naman po ako. Okay, so my next topic is fractions part 7. And I hope na patuloy pa rin kayong manood ng videos ko po. Okay, so thank you for watching and have a nice day.